Jesus, ikaw na yata. Sige, chair. Ano na bang next? Next po, teacher Des. Ayan po. Sa akin yan, chair? Yung, ah, sige, chair. Ikaw na. Kung... Ay, ano ba? Hindi ko kasi screen. Ay, nakikita mo ba, chair? Na naka-ano sa screen mo? Okay, chair. Okay, so ito po yung date ng division contest. District po, District 2. So ang Bayanan Unit 1 ay nakasama po sa District 2. Ang pinaka date po nung pinaka event or pinaka main contest natin ay July 2, 2021. 8:30 hanggang 12 noon via Zoom. So ayan po ay may live streaming din sa Facebook. So ibig sabihin po, hindi po pupunta yung mga bata. Hindi po tayo magkikita-kita. Yan po ay gagawin natin via Zoom platform. Next, teacher Des. Yan di ba, chair, ano, yung sa pinaka-division na yan. Pero meron pa po chair. Ibang ano. Okay. Pinaka-main na ano. Sa atin pa ba to, Chair Angel? Oo, yata, chair. Opo. Okay, so ito po yung program or kung ano po yung mga magaganap sa division contest. Yan po ay July 2 po. 8:30 to 9:15, may registration po. May opening program. 9:15 to 11:30, yun po yung virtual presentation. Yun po yung ipapalabas na po or ipiplay yung mga video ng isinend ng mga nanalo. 11:30 to 12 noon, awarding of winners and closing program. Doon po sa ano, 9:15 to 11:30, ipiplay po yung mga video ng mga nanalo per school. Ibig sabihin po, ang Bayanan Unit 1 ay magkakaroon po ng isang representative sa contest ng tula, isang representative sa contest ng pagkanta or pag-awit, at isang representative sa contest para sa TikTok dance. Bilang magre-represent po sa Bayanan Unit 1. Next, sir. Ayan. So, awards for winners. First prize, grocery pack worth 1,000 pesos. Second prize, grocery po ulit, 900 pesos. And third prize, grocery pack worth 800 pesos. So lahat po ng winners, including the winning schools and coaches, will receive certificate po. After this. Ayan. Okay na, Chair. Sige. Ako na po dyan. Ako na dyan, Chair. So, yun po mga kinder parents po, according po sa sinabi po nila Teacher Angel and Teacher Grace, meron pong division contest na magaganap nga po sa July 2. So, yung division contest po na yun, ayun po yung panglahatan na po. So, sa school natin, isa lang po yung representative na kailangan natin. So, paano po natin mapipili nga po yung isang representative ng school natin for singing, for pagbigkas ng tula at sa TikTok dance? So, para po makapili po tayo ng representative po natin dyan, magkakaroon po ang school natin ng school-based elimination round. So, i-explain ko po dito kung paano po yung gagawin natin sa school-based elimination round. Next slide po, Teacher Des. So, kailan po magaganap ang ating school-based elimination round? So, dahil nga po July 2 po ang ating pinaka-final division contest, maaagahan po natin yung school-based elimination round natin, which is sa June 25, 2021. Next week na po yan, next week Friday. Ang oras po ay 9 o'clock a.m. to 11 o'clock a.m. at ang ating venue naman po ay Zoom platform pa din po. So, online pa rin po yung gagawin po natin na school-based elimination round po. Next po, Teacher Des. Okay, so may mga reminders po para po mas lalo nyo pong maintindihan po ang ating gagawin for school elimination round. So una po dyan,
mamimili po kayo dito sa tatlong category po na gusto nyo pong salihan. So, kung ano po yung gustong salihan po ng bata, halimbawa, pagbigkas ng tula, ang ating gagamitin naman po dyan ay yung munting panata. Sinenda po ng mga advisor po ninyo sa inyong GC kung ano po yung munting panata na sasauluhin ng bata. Pwede rin po siyang sumali sa singing. Any Filipino song po ang ating gagamitin. Then, TikTok dance. Any Filipino dance din po na merong duration ng 1 minute lang po. Then, nakalagay din po dyan, 1 representative po per school for each category. Kaya po, magkakaroon po tayo ng school-based elimination round. So, halimbawa po, sa aking section po, meron pong gustong sumali sa pagbigkas ng tula. Tapos, meron din po sa singing saka sa TikTok dance. Hindi po obligado na yung bata, tatlo yung gagawin niya po. Pipili lang po siya ng isa kung ano po yung gusto niyang ipasa kay teacher. Tapos po, yung pangalawang reminders po natin, pre-recorded po ang ipapasa niyo pong entry para sa pagbigkas ng tula, sa pagkanta, at sa TikTok dance sa inyong guro sa bago mag-June 23. So dahil June 25 po ang ating elimination round, ang pagpapasa po ng mga pre-recorded video ng tula, singing sa kanang TikTok dance ay sa June 23, which is next week, Wednesday po. So ipapasa nyo po sa inyong advisor po ang mga recorded video po ng bata. Then, pagka nakapagpasa na po kayo, ang nakalagay po dito, sa mga magpapasa ng entry, pipili po ang guro ng representative para sa kanyang section. At ang mapipili ng guro ang isasama sa school-based elimination round. So, sa inyong section po, si teacher, dun po sa mga nagpasa ng mga entry nila sa pagbigkas ng tula, sa singing saka sa TikTok dance, pipili po siya doon ng isasama niya sa elimination round. So halimbawa po sa akin po, sa section ko po sa Kinder Indigo, meron pong mga 5 nagpasa sa pagbigkas ng tula. So papanoorin ko po yung lahat tapos titingnan ko po kung sino po yung merong maganda po yung pagde-deliver with action, then maganda po yung kanyang pagtula, ayun po yung pipiliin ko for representative. Isa po yung pipiliin ko po dun sa 5 nagpasa. Tapos halimbawa din po, meron naman 3 nagpasa po ng nakanta. So ganun po ulit yung gagawin ni teacher. Papanoorin niya po, then pipiliin niya po kung sino po yung sa tingin niya na pwedeng isama sa elimination round. Ganun din po sa TikTok dance. So ganun po yung mangyayari po ha. Hindi po lahat ay makakasama sa elimination round. Kung sino po yung mapipili ni teacher na sa tingin niya po ay pinakamaganda or maganda po yung pagde-deliver po. Kasi nga po, isa lang po ang kailangan nating representative sa division contest. Kaya po kailangan po yung ibang lalaban po talaga din po natin. Yung talaga pong makikita po natin na maganda po yung kanyang pagde-deliver. Kaya po magkakandakt tayo ng elimination round. So yun po. Next slide po, Teacher Des. Then, meron din pong matatanggap na prizes for elimination round. Sa mga winner for each category ng pagbigkas ng tula, singing, TikTok dance ay makakatanggap po ng certificate at simple token from Kinder Teachers. Then, sa mga participants naman po na nakasali po sa elimination round na hindi po makukuha, ay mabibigyan pa rin po namin sila ng certificate of appreciation or participation po. Then, ang gagamitin naman po nating criteria for judging sa school-based elimination round ay katulad po sa criteria na gagamitin sa division contest. So, after po nito, ipapakita po namin sa inyo po kung ano po yung criteria na gagamitin para sa pagbigkas ng tula, singing, saka po TikTok dance. Para po maging transparent po tayo, kailangan po yung mga criteria na po na yun ma-reach din at kailangan po mapakita po ng mga bata. Then, sunod naman po, kung sino po ang winner for each category sa pagbigkas ng tula, singing, TikTok dance, sa gaganaping school-based elimination round, sila po ang magiging representative ng best one para naman po sa division contest. So, yun po. Kung meron po tayo mga katanungan, chat nyo po sa ating chat box po para po mamaya po after ng presentation po natin ay masagot po namin. So, ayun po yung ating mga ilang reminders. Next slide po, Teacher Des.
Okay, so ito po yung piece na gagamitin po sa tula. So ang pamagat po ng tula na gagawin po ng mga bata o sasauluhin ay munting panata. So isinend naman po yan ng mga advisor po ninyo sa inyong mga GC. So pwede nyo pong pasaulo to sa mga pasaulo nyo po ito sa mga bata. Then kung sino po yung makakapagsaulo bago mag June 23, isend nyo po kay teacher para po makapili po siya kung sino po yung magiging representative po ng kanyang section po. So, yun po. Next slide po, Teacher Des. Okay, so for criteria for judging na po tayo, Teacher Chanda and Teacher Vicky, kindly explain po sa parents po yung mga criteria po for each category. Thank you. Kanina ba yan, Chair? Yes, po, Chair. Good morning po. Ah, Chanda. Kaya mo ba? Una lang. Kaya mo ba? Ikaw na lang, Ma'am Vicky. Baka may dalawa ni Ma'am Vicky. Ako na lang. Pamantayan sa pagdikas ng tula. Ito po ang ating pamantayan. Pagkasaulo, 30%. Linaw ng bigkas, 25%. Ekspresyon, kilos at kumpas, 25%. Lakas ng pagbigkas, 10%. Tiwala sa sarili, 10%. At ang kabuuan nitong porsyento ay 100%. Para po yan sa ating tula. Tignan niyo po mga mami, screenshot niyo ha. Para meron na kayong pamantayan. Para habang nagpa-practice kayo, tinitingnan niyo kung ano yung kailangan niyong gawin. Ito naman po ang criteria for singing. So yung voice sound quality, 30%. Vocal expression, 25%. Stage presence, 10%. Entertainment value, 10%. A total of 100%. Yung ating kakantahin po ay ano ha, yung Filipino song. Tama ba, Chairman? Yes po, Chair. Filipino song po. Any Filipino song. Any Filipino song ha. Hindi folk song, Chairman. Wala naman pong binanggit po dun. Basta daw po yung nakalagay sa memo. Any Filipino song po na kayang kantahin po ng bata. Teacher Mitchell na ba? Sige, Chair. So, ito po yung criteria for individual TikTok dance. 1 minute only. So, yung mga criteria po is choreography, 50%. Costume and props, 30%. Creativity, 10%. Overall impact, 10%. Total of 100%. So, pakitandaan po bago po kayo pumili ng inyong gagamitin piece sa TikTok po. At pumili po ng kayang-kaya ng bata para mas mabilis po siyang makapag-perform at maganda po ang labasan ng kanyang performance po. Thank you. Okay, so yun po. Ayun po yung ating mga criteria for judging. So sana po ay na-screenshot po natin para po habang nagsasaulo yung bata ng tula, kumakanta, at gumagawa po ng TikTok dance, ay makita nyo po kung ano po yung mga kailangan para mga category po. Then kung may questions po, paki-ano po, paki-chat na lang po ulit sa ating chat box po. Yun po. Then next na po tayo para po sa post-ECCD assessment. Okay. So kung naaalala nyo po, last time po ay nag-pre-assessment po tayo. Diba po meron po kaming binigay po sa inyo na checklist nung nakaraan po at sinagutan nyo po iyon kung ang lalagyan nyo po ng check kung nagagawa po ng bata, then gitling naman po kung hindi nagagawa. So natatandaan po ba yun mga mami? So may mga parents po na nagbalik sa teacher po ng ECCD checklist po, meron naman daw pong iba na hindi pa nagbabalik. So paki ano po yun, paki chat nyo po inyong mga guro kung nasa inyo pa po yung ECCD kasi yung pre-assessment na ECCD nyo po, ibabalik lang din po namin sa inyo po yun para po alam nyo po kung ano na lang po yung inyong sasagutan po. Okay, next slide po, Teacher Des. Next slide po.
Ayun. So, ito po yung halimbawa po nung ECCD natin. So, makikita nyo po yan. Nilagyan ko na po ng sample nung mga halimbawa po na nagawa ng bata. So, ulitin ko lang po ulit yung ating panuto, ha? So, ang nakalagay po dito, nalagyan ng check ang angkop na hanay kung ito ay nagagawa. At gitling naman ang hindi nagagawa. So, yung letter N, ibig sabihin nagagawa. Then, yung HN, ibig sabihin hindi nagagawa. So, yung pre po, yung dun po sa pre-assessment, tapos na po tayo dyan. Nasagutan na po ninyo po yan at napaggawa sa bata. Ngayon po, dito na po tayo magpo-focus sa post-assessment. Okay, meron po nakalagay po dyan sa ibabaw, yung sa yellow. Post-assessment. So, halimbawa po muna, dito po muna tayo sa gross motor domain. So, halimbawa po dyan sa number one, ang sabi po dyan, nakakaakyat sa upuan o iba pang maaakyat ng bagay o kasangkapan gaya ng kama ng walang tulong. Nung pre-assessment, na kayang gawin ng bata. So, check niya na yun sa pre. Pagdating ng post, check pa din po yan kasi nagawa na po niya. Okay po? Tapos po, yung pangalawa naman, nakakalakad ng paatras. Nung pre-assessment, nagagawa po ng bata. So, ibig sabihin, pagdating ng post-assessment, magagawa pa rin po ng bata yan. Then, yung number 3 nakalagay po dyan ay nakakatakbo ng hindi nadadapa. So, nung pre-assessment po, ang bata ay hindi niya kaya pong gawin yon. Tuwing tumatakbo siya, nadadapa po siya, kaya po nilagyan po ng gitling yung hindi nagagawa. Pero pagdating ng post-assessment, yung bata ay kaya na tumakbo ng hindi nadadapa, kaya na-checkan na po yung letter N, ibig sabihin kaya nang gawin ng bata. Check na din po yan sa post. Pero po, kung gitling po yung pre, ayun na lang po yung ipapagawa po ninyo sa bata. Okay po? So, ayan po yung halimbawa po sa gross motor domain. Hanggang dito po. Then, after po nun, dito po sa kabuuang score, bilangin nyo po kung ilan po yung may check. Halimbawa po dito sa gross motor, merong 13 na check. So, ilagay nyo po dun sa ilalim, 13. Okay po? Ibig sabihin sa lahat ng skills dito sa gross motor domain, kaya nang gawin ng bata. Okay po? Then, next naman po, dito po tayo sa fine motor domain. So, ganun din po. Nung dating pa rin ng post, syempre, kaya pa rin po gawin ng bata. Ayan. Then, punta po tayo sa number 3 dito. Dito sa number 3, hindi daw po kayang gawin ng bata nung pre. Pero pagdating ng post, na kaya na po niyang gawin. Okay po? Then, pansinin nyo po dito sa number 6. Ang nakalagay po dyan na skill ay natatanggal ang takip ng bote o lalagyan o naalis ang mga balot ng mga pagkain. Nung pre-assessment po ninyo po sa inyong anak, hindi niya po kayang magbukas or magbukas ng kanyang mga biskwit or ng mga pagkain at di niya rin kaya buksan yung kanyang bote na na tubigan. Okay. Tapos pagdating naman ng post, napansin nyo po, pinagawa nyo po ulit yung sa bata, hindi pa rin po niya kayang gawin. So, lalagyan nyo po siya ulit ng gitling. So, kung hindi pa rin po talaga kayang gawin ng bata, be honest po, lagay po natin. Huwag po natin siyang, huwag po tayong maglalagay ng hindi naman po pala kaya gawin ng bata, tapos chinikan po ninyo. Kasi parang ganun po, parang sarili nyo lang din po yung inyong NIRCD assessment. Be honest po ang kailangan po natin dito mga mommy or daddy. Kasi nga po, alam naman po natin na hindi po namin na-observe po yan. Kayo po ang laging kasama sa loob ng bahay kasi nga po wala pang face-to-face. Kaya po, malaki po yung tiwala po namin sa inyo mga magulang na sasagutan po natin to ng maayos. So yun po ha. Kung dito sa number 6, di pa rin niya po kayang gawin pagdating nung post, pwede naman pong gitlingan. Pero kung kaya naman niyang gawin, lagyan niyo po ng check. Okay po? So after po noon, bilangin niyo po ulit kung ilan yung may check. Halimbawa sa fine motor, meron lang 10 na nagawa yung bata. Isang skill lang po yung hindi niya nagawa. So lagay niyo lang po 10. So yun po, basta po tandaan po natin pag may check na yung pre, check na rin po yung post. Pero kung yung pre niya sa isang skill ay hindi niya nagawa. So, next slide po, Teacher Des.
Okay, next slide po. Try this. Okay, try this. Yeah, next slide po. Okay. Ayan, okay. Opo. So, ito naman po self-help domain. So, ganun din po ulit yung gagawin natin. Di ko na po nilagyan ng sample ha, kasi dun po sa unang slide naman po napaliwanag ko na po. So, ganun po ulit. Sa post po ulit yung inyong sasagutan. Lalagyan ng check yung nagagawa at gitling naman po kung hindi nagagawa. So, ulitin ko po ulit. Kapag may check sa pre, check na po sa post. Kapag gitling yung pre, hindi nagawa ng bata, ayun na lang po ipapagawa sa post. Hanggang masagutan nyo po hanggang sa receptive, expressive, cognitive, at yung last po ay yung socio-emotional. Next slide po. Hello, ay, Chair. Hello, Chair. Apo. Sige, may Chair, ano, Chair Grace. May napansin lang ako dito sa ano, sa self-help. Okay. Parang, uh-uh, parang ano, parang may pwedeng ano, get a check sa pre. Halimbawa, itong number, saan na ba? Number 8. Hmm. Nakakainom sa baso ng may natatapon. Mm-mm. So pag sa pre, pag may natatapon siya, check siya, 'di ba? Oo. Tapos pag post, kung wala na siyang tapon, hindi na nagagawa. Nagagawa niya. Paano ba 'yon? Ay, okay, wait lang. Wait, basahin ko ha. Yan kasi wait, medyo sa number 8. Oo, nga dito sa self-help mayroong mga ano dito, eh. Okay, so sa punta po tayo sa number 8 ha. Nakakainom ng baso ng may natatapon. So during pre, ang ginawa po ng ang sinagot niyo po dito halimbawa lang po nakakainom ng baso ng may natatapon. So during pre, letter N yung tsineka nyo, ibig sabihin habang nainom yung bata, may natatapong pa rin. Pero pagdating nung post, nung inobserve yun na po, nung umiinom yung bata, wala nang natatapon. So, lalagyan nyo na po ng gitling naman yung HN. Kasi hindi na po niya nagawa yun. Ibig sabihin, kaya niya nang uminom ng walang natatapon. So, HN po yung inyong lalagyan naman po ng gitling. So, basahin na lang po nating mabuti po yung dito sa self-help domain ha. Kasi ito po yung sa self-help domain, observable po ito. Kayo po yung makaka-observe po nito kasi kayo po yung mga kasama po ng bata na kita nyo po kung paano siya kumain, paano siya uminom ng tubig, tapos meron din po dito yung sa pagbibihes, saka po meron din po dito yung pag sa kanyang pagliligo saka sa paggamit po ng toilet. So, yun po. Basahin na lang po natin mabuti po, ha? So, dun lang naman po sa self-help domain po yun. Then, sa receptive po, yan na rin po, pakibasa na lang po natin mabuti para po masagutan po natin. Next slide po, Teacher Des. Teacher Des? Okay, wait lang po ah. Teacher Des pa, next slide po. Ayan. So, ayun po yung karugtong po ng cognitive. So, ganun po ulit. Bilangin po kung ilan yung may check. Lalagay po dito sa kabuang score. Then sa socio-emotional din po, ganun din po. Pakibasa po isa-isa. Then, ganun pa din po yung ating gagawin. Then, dito sa ECCD summary report, kahit huwag yun na po lagyan yan, kami na po bahala po dyan. Basta po yung sa kabuang score, lagyan nyo na lang po kung ilan po yung may mga check po. So, yun po yung ating post-ECCD assessment. So, ibibigay po namin to yung mga nagbalik po sa amin ng mga kanilang ECCD checklist. Ibibigay po namin to sa Lunes kasabay po ng pagbabalik po ng inyong mga modules po. So, next slide po, Teacher Des. Ayan. For birth certificate po, Teacher Kim. Ayan. Good morning po, Teacher. Ayan, na-mute ako. Ayan. Again, teachers and parents. So, para naman sa inyong mga birth certificates ng inyong mga birth attack.
Ayan, ito po ang aming paalala para po sa mga hindi pa po nakakapagpasa po number ng photocopy, number certificate ng inyong anak, pakibigay na po sa inyong guro. So, kung hindi nyo pa po kaya kumuha ng PSA or NSO, tumatanggap po kami ng local. Ayan po. Pwede naman po kayong magpasa sa amin ng local. So, kung meron na po kayo sa aming local at meron na po kayo available na PSA, inform nyo lamang po yung teacher ng inyong mga anak na meron na kayong PSA. So, para ma-update din namin yung files ng inyong anak. Napaka-importante po na itong birth certificate para po sa aming mga guro. Kasi dito kami nagbe-base ng informations ng inyong mga anak. Yun lamang po at maraming salamat. Sana until next week makapagpasa na po lahat ng birth certificates. At oh, yes, sure. Kasi ano, yes. Ang tawag dito, kahit local lang, kasi yung iba po, baka po may maling spelling or mali sa birthday. Kasi ang susundin yes. po namin, yung nasa birth certificate po. Yun po yung susundin yeah. naming details nung bata. Yung information sa anak niya sa birth yeah. certificate po. So, bigyan natin ng deadline po yung pagpasa po ng mga... Ilan po sa atin na hindi pa po nagbibigay ng birth certificate ha? Last deadline po natin, last call po is katapusan na lang po. By June 30 makapagpasa po tayo ng birth certificate. Kung wala naman pong PSA, katulad nga po sabi ng teacher Kim, pwedeng local birth certificate po. Mag-ano na po, masabihan din po kayo kung ano po yung pwede pa pong ipasa po. Yun po. Okay, So ngayon naman, ito ang aming paalala para naman po sa mga trans-in o yung mga transferred-in na galing sa ibang school, pakibigay na po ang documents ng inyong mga anak na galing sa dati niyang school. Kasi isa din po ito sa pinaka-importanteng documents na kailangan namin para po makapag-grade 1 ang inyong mga anak. Kasi kung wala kayong files galing sa dati niyong school, saan kami kukuha ng first, second grading, yung mga ganun po. Okay po ba? Next slide po. Ayan, ito daw po lahat ng ano ng documents na kailangan namin. So, yung ECCB, card, certificate of enrollment. And other okay, matters? Wait, ano po? Dagdag ko lang po para po sa trans-in ha. Baka po kasi yung ibang parents hindi po alam yung trans-in. So, ibig sabihin po ng trans-in, ayun po yung mga bata na nag-enroll sa ibang school tapos nag-transfer lang po dito sa Bayanan Unit 1. Halimbawa po yung bata, nag-aral siya ng kinder nung first quarter saka second quarter sa Laguna. Then, lumipat sila dito sa Muntinlupa kaya nag-enroll siya sa Bayanan Unit 1 during third and fourth quarter. So, siyempre po, dahil nag-first and second quarter po yung bata dun sa Laguna, dun po manggagaling yung card. Sa kanila po mag-uumpisa manggagaling yung card sa kayo ECCD. Then pagdating dito sa amin sa school, sa unit 1, dahil third quarter and fourth quarter siya na sa amin, yun lang po yung magagawan po namin ng card. Kaya po, sana po yung mga nag-trans-in po dito sa unit 1 na galing sa ibang school, pakibigay nyo na po sa inyong mga advisor po yung mga documents sa kailangan, which is yung PSA or birth certificate, yung ECCD assessment niya during pre, at yung kanyang card during first or second quarter kung dun siya nag first and second quarter sa ibang school. So yun po. Salamat po. Then for other matters sa po tayo. Okay. Next slide po, Teacher Des. Okay, next slide po. For other matters po ang ating ayan po. So, ang nakalagay po dyan sa other matter, pagbabalik ng quarter 4. So, remind lang po namin. So, di ba po, noong nakaraan, tatlong module yung nakuha po ninyo. Quarter 4, week 1, week 2, sa 1 po, sa Lunes. Next week na po yan. Susunod na linggo. So, ang oras po ay to be announced. Kasi po, baka po, magpapaalam pa po kasi kami sa aming principal kung papayagan po na kami na po yung mag-distribute saka
kukuha po ng module po ninyo katulad po ng ginagawa natin dati para po maibigay din po namin sa inyo yung i-CCD checklist po ninyo ng pre. Pero mag-update po kami kapag pumayag po yung aming principal na kami po yung magdi-distribute po sa inyo. Kaya po ang oras po ay to be announced. If ever po na pumayag po yung ating principal, balik po tayo sa dating time po natin, which is 8 a.m. hanggang 12 o'clock noon. Pero po, we will update po regarding po sa time ha. Mag-update na lang po ulit si teacher po ninyo regarding po dito sa oras. So yun po. Yun po yung ating napag-usapan po ngayong araw. Kung meron po tayo mga questions, pwede nyo po i-chat po sa ating chat box po para po masagot po namin. Kung may question po kayo po regarding po dun sa ating division contest saka sa elimination round. So, yun po. Any questions po? Malinaw na po ba? Taas po ang kamay pag gusto niyo po magtanong. Yeah, unmute po kayo. Apo, raise your hand. Dala po may reaction button po dyan. May nakalagay po na raise hand. Kung may mga question po. Okay, mayroong nagtaas si Mami Sian. Tama po ba? Dolyaton? Ayan, Chair Des, may nagtaas ng kamay. Ayan, pa-unmute na lang po. Ayan, in-unmute ko na, Chair. Okay. In-unmute ko na po siya. Apo, Mami Sian. Okay na po. Ayan, okay. Hello po, teacher. Tatanong ko lang po, saan po kami mag... Hello po, teacher. Yes po, apo, naririnig po. Okay na pa. Saan po kami mag-upload po ng entry ng mga anak po namin sa FB group po natin. Ano po, 'di ba po may FB group po kayo mga teach sa, ng inyong advisor po? Yes, 'di ba po? Meron doon na lang po. Opo. Tapos doon po pipili si teacher kung sino po yung kanyang nagustuhan sa mga entry po na nagpasa po. So 'yun na lang po. Usap po kayo ng inyong mga advisor kasi kung may mga FB group naman po, pwede direct nyo na po doon i-upload po para po makita po ni teacher po yung inyong mga uploaded ng mga bata po. So 'yun po. Okay po. Sige. Salamat po, teacher. Apo, okay, welcome po. Okay, may question po dito. Doon po ba sa category sa pagtula, mga teachers, need po ba naka-uniform na lang or nakabarong po? Okay po. So dito po sa ating category sa pagtula, balikan po natin yung ating criteria for judging sa pagtula. So ang nakalagay po diyan ay pagka sa ulo, paglinaw ng pagbigkas, expression, kilos at kumpas, lakas ng pagbigkas, saka tiwala sa sarili. Dito po, yung tanong po ni Mami, kung naka-uniform. So, ang ano na lang po dito, syempre po, di ba, pag nagtutula naman po, talaga pong may costume po yan. So, para po maging representable po yung bata sa pagtutula, pwede naman po mag-costume po yung mga bata po. Okay po. So, yun po. Tama po ba mga chairs? Pwede sila mga naka-costume or naka-barong? Wala siya sa criteria. Oo, wala siya sa criteria pero para maging presentable na lang din. Kung ano, pwede kung naman siguro mahiramay. Pwede din ano po, niya ka-uniform. Pwede rin, no? Oo, kaya casual. Sige po. Casual attire. Sa bagay naman po, ano pa naman po eh, pag magpapasa po kay teacher, di ba po sa ano, paper section pa naman po, pwede naman po naka-uniform po muna, tapos po pag napili na ni teacher, tapos usap na lang po sila ni teacher kung ano po yung gagamitin nilang damit para po sa elimination round. So yun to, within your section po, yung pagpipilian pa lang po ni teacher, syempre po, dapat po yung criteria din po ay masunod nyo din po. Yung pagka sa ulo, yung linaw ng pagbigkas, yung kilos niya, yung actions niya sa pagtutula, sa lakas ng pagbigkas,
magbigas sa kapuntiwala sa sarili. Kasi po yan din naman po yung titingnan namin kapag ipili kami sa perception po. So, yun po. So, hello, additional lang. Ang kagandahan po kasi nito, recorded siya. Kaya pwede kayong mag-record ng hanggang kahit ilang beses na gusto nyo. Tapos, kung ano yung best na tula. Para... So, yun po, ha-remind lang din po namin. Hindi naman po lahat tula ang slide natin na showcase of talents of the learners. So, pwede sumali. Kung ang bata ay magaling sa pagtula, doon nyo po siya isali. Pero kung yung bata naman, nakikita nyo may potential siya sa any questions pa po? Wala na po ba? Malinaw na po ba? Pwede po tayong mag-chat sa ating chat box kung wala na po tayong mga questions or thumbs up. Okay, and wala na ito. May nagtanong. Okay. And rip po ba na napili? Yun din po ang gagamitin o live po na mag-perform ang bata. Okay po, sa division contest po, recorded entry po yung ating ipapasa. So halimbawa po, ganito po ha, nung elimination round po, halimbawa tula. So yung sa tula na napili po dun sa elimination round, pwede pa po nating i-enhance po yun. Siyempre nga po, di ba, isang representative po ang kailangan po natin. So, siyempre, kailangan practicein po natin yun kasi pang division na yung next level na lalaban ng bata. Ating division contest, hindi po live mag-perform po yung bata. So, yun po. Recorded lang din po tayo. Hindi po live performance po yung bata. Kung okay lang din naman po sa mga parents po na recorded tayo. Kasi po, isa rin na pag-isipan din po namin mga teachers, kaya po sa elimination rounds, hindi po tayo magla-live performance. Kasi baka po yung connection po ninyo ay hindi po maayos. Hindi ma-justify po yung tula or singing or yung TikTok dance po ng bata. Tapos yung sa TikTok dance naman po, talaga naman po recorded po yun, di ba po? Basta po tandaan po natin, 1 minute lang po yun sa TikTok dance. So yun po, any questions pa po? Any questions pa po? Do po, basta pa nagre-record na po kayo na video, yung tahimik po at wala pong maririnig na ingay sa paligid. Yes po, tama po yun. Kapag magre-record na po kayo ng piece ng bata, ng entry ng bata po, dapat po ay nasa tahimik na lugar, yung wala pong istorbo, para po walang background noise po tayo na maririnig. As in, ang makikita lang natin doon yung sayaw ng bata, yung malinaw na pagbigkas ng bata sa tula, saka po yung magandang pagkanta po ng bata. May mga naka-ano pa, raise ng hands. Opo. So tama po. Ito pong ating contest na po ito. Open po siya sa lahat po ha. Open po siya sa lahat ng mga bata kung sino po gusto magpasa ng entry niya kay teacher po. So yun po. Pero pipili lang ng isa. Yes, pipili lang ng isa. Yes. Yung sa category. Para sa elimination round. Kasi mahirap po kung doon sa elimination round lahat, baka abutin po tayo ng 5 oras po dyan. So para po mas mapadali lang po both sa inyo po, saka kay teacher,
nag-conduct po tayo ng elimination round para po mapili natin. Huwag po kayo mag-ala kasi hindi naman po kami yung judges po sa elimination round. Ang judges po dyan, pipili, kukuha po kami ng mga ibang teachers po na merong talent or merong karanasan po sa pag-judge during pagbigkas ng tula, sa TikTok dance po, saka sa pagkanta po. Yan, may ano, may chat, chair, may chat sa ano, may apo tanong sa chat sige, box. Sige, pabasa lang, chair, wait lang. Sige, sige. Paano daw po kapag nasa gilid ng kalsada ang bahay, hindi daw maiwasan ang background ay ingay ng sasakyan? Okay, so yun nga po, no? Hindi rin natin siya maiiwasan. Pero po, if ever po, kung kaya po natin magawa ng paraan na magre-record po tayo during medyo wala po masyadong ingay, ano na lang po, ganun na lang po ang ating gawin. Basta po yung boses, yung quality ng boses ng bata during nagtutula saka kumakanta malinaw kasi isa po yun sa criteria po. Tapos yung expression, yung mga actions, yung mga ganun po. Basta po make sure na lang po natin na yung background noise po ay hindi mas malakas sa boses po ng mga bata. Yes, another suggestion po from Teacher Chanda, pwede daw humanap ng place or time na pwede mag-record. Kasi di ba meron naman pong mga oras na dagsa yung sasakyan, meron naman pong oras na mangilan-ngilan lang. So siguro i-timing natin sa ganung ano, ganung oras. Apo, so yun po. Any questions pa po? Ayun po, sabi po ni Teacher Vicky, basta sundin ang criteria, clarity of the voice. Of the voice po ng bata. So, yun po. Any questions pa po? Ano pa po? Tapos po pala dun po sa recorded video po na entry na ipapasa nyo kay teacher po. Ano po ha, wag pong lalagyan ng mga effects-effects po ha. Ayun lang po. Tama po ba mga chairs? Wag natin palagyan ng mga effects para malinaw talaga. Yes, chair. So yun po. Any questions pa po? Wala na po ba? Kung wala na po ba, pwede po bang pa-chat po sa chat box na okay na po at malinaw na po sa inyo? Thumbs up na lang po sa ating chat box. Okay, so nag-like na po yung iba. So wala na po. Then kung meron pa po kayo mga iba pa pong katanungan na kailangan linawin, feel free na lang po din na i-chat po ang inyong mga advisor po. So yun po yun. Mostly naman, okay naman daw po. So yun po. So for documentation na lang po tayo for today. Teacher Kim, pa-document na lang po. Okay po, sige po. Ayan. Okay, open na lang po tayo ng cam. Okay, mga ilan to? Tatlo. Ready? Lahat po, tumingin po sa camera para po sa picture. Ready? One. Wait. Okay. One, two, three. Smile. Next. Next slide. Ready? One, two, three. Smile. Last one. Wait. Ready? One, two, three. Smile. Okay. Okay, so yun po. Thank you po ulit, Kinder Parents, po sa pag-alaan po ng time po dito sa ating meeting or orientation po about sa division contest ako po sa elimination round po. So yun po. Thank you po sa time.